Ito na mga madam at mga sir, umpisahan na natin. Pinamagatan ko pala itong Japanese Treasure Lecture and Guide at nandito na tayo sa pinaka number 13, Gold Deposit of a Small Island. Alam naman natin mga katits, pag island or isla, nasa dagat yan nakapwesto. At bago natin umpisahan ang pagtalakay dito sa content natin, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Codereader MMS. Nang sa ganon, updated kayo sa mga bago nating lecture mga katits. At ganon din dito sa Facebook page kong Codereader Official. Mag-like and follow lang dito mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon, umpisahan na natin. Ganito yan. Kung sakaling may mga plastada kayo sa area ninyo mga katits, lalo na ang isla na nasa inyo or lupa ninyo ay may history ang buong isla. Kumbaga, dinaungan ng barkong Hapon noong World War II, nakadaong dyan o mayroon dyan sa area na nakapunta ang mga barko ng Hapon. Napakagandang plastada yan mga katiits kung sakaling mayroon kayong ganitong history. At kung saan, ibabase ko rin sa mga area na napuntahan ko by actual, mayroon na or mayroon talagang nakakuha sa ganitong plastada. Kaya ginawan ko ito ng content nang sa ganon makuha na ninyo ng idea kung sakaling may ganito kayong plastada sa area ninyo. Ngayon, kung mayroon man mga katiits, pasok sa history, ang hahanapin ninyo ay entrance ng pinakatunnel niya. Kung saan, ganito ang forma mga katiits. At nandito yung pinaka 3D natin, imaging, 3D imaging. Pero ang madalas na entrada na yan, may takip yan na batong malaki mga katiits. Ayan. Nandito yung pinakabato na center lock o harang sa mismong takip ng entrance. Subalit, may mga supporting sign yan tulad ng mga arrow sign na nagtuturo na may entrance sa area na yan, entrance tunnel. At dito makikita yan mga katiits sa parting ito. Sana yon. Ito. Dito banda yan mga katiits. Tinambakan or tinabunan ng malalaking bato ang pinaka-entrada ng tunnel. Kung sakaling makita na ninyo yan, pwede na ninyo yan i-open ang area. At kung ma-open na ninyo ang area, tulad na nito ang forma na yan mga katiits. Ganito. At pwede na ninyong pasukin yan tulad nito mga katiits. Sundan lang ninyo ang pinaka passageway ng tunnel papasok sa loob. Tulad yan mga katiits. Ngayon, pag inabot na ninyo ang pinakadulong ito mga katiits, hanapin ninyo ang ibang sign. Meron at meron talagang sign dyan mga katiits. Tulad dito sa gilid, halimbawa lang. Ayan. Na magtuturo ng exact location kung saan ninyo butasin. Ang iba kasi may takip mga katiits. Ayan, may mga sign sa gilid yan. Ang iba may mga takip. Halimbawa na lang tulad nito. Nakatakip yan, nakasirado. May harang. Pero mayroong sign or mayroong sign na nagtuturo na nandyan yung pinaka another portal or another lagusan. Pag nabasag na ninyo yan mga katiits, at meron nga, ibig sabihin ready to dive na kayo mga katiits. Mag dive kayo papunta sa pinaka ilalim. Ayan, sundan ninyo. Subalit, ibalik tanaw natin dito sa pinaka unang ginawa natin na dimension. Medyo may pagka
malayo ang or medyo malayo-layo ang distansya nito mga katiit simula sa pinaka portal. Ito yung pinaka portal papunta sa magtutubig na. Pa-slope ang daanan na ito mga katiits or pa-slant, pero hindi naman 100% na paganyan yung pabulusok, hindi. Yung tipong paganyan lang. Ganyan ang forma niyan. Nasa 30 to 35 meters yan. Aabot yan ng mga 100 feet bago ninyo matagpuan ang level ng tubig kung saan mag-ready to dive na kayo dito sa area na to. At kung sakaling pagdating ninyo ulit sa dulo, wala man siyang takip, naka-open lang siya, pwede na ninyong pasukin yan mga katiits. Sundan nyo lang papunta sa kabilang lagusan. Subalit, ulitin ko ulit, ang area na yan sa pag-dive ninyo, medyo may pagka-taas-taasan din ito mga katiits. Kailangan nyong sisirin, hindi bababa yan ng 10 to 15 meters simula dito sa layer na ito na nagtutubig papunta doon sa kabilang lagusan. Ayan, nasa 10 to 15 meters yan. Pero kung mag low tide, atras yung tubig, mababawas-bawasan ang distansya na sisirin ninyo mga katiits. Subalit kung baliktarin natin, high tide, mataas ang tubig sa dagat, ay medyo malayo-layo talaga ang sisiran niyan mga katiits. Ang pinakamaganda lang nito, kung walang mga harang sa kabilang dulo, tatagos na kayo sa kabilang lagusan. At nandito yung ginawa kong example. Ayan mga katiits, andyan na ang pinaka-cave area with deposit. Ibig sabihin, pag tagos ninyo dito sa sisid ninyo, kung mag-usa kayo dyan sa pagsisid ninyo, ayan, nandyan na yung pinaka-cave sa area. Ito yung pinaka-cave. Ayan, at nandyan na rin ang pinaka deposit. Makikita na ninyo yan mga katiits. At ingat lang din sa mga trap, kasi ang iba nakalatag yan ang mga bomb trap sa area. Madalas dito yan nakapaikot sa deposito, dahil ang deposito nandito siya mga katiits. Ayan yung pinaka deposito. At ulitin ko, dito kayo tumagos galing sa kabilang side kung saan kayo nagdive. Ngayon, kung sakaling makita ninyo ang deposito mga katiits, napakaganda na mga katiits, dahil kuha na ninyo yan ang pinaka laman sa area. Ayan mga katiits, marami nang nakakuha tayong mga kasamahan, subalit tanging lihim lang. May dalawang area ako na napuntahan at nakitaan ko ang plastadang ganito, kaya pinamahagi ko sa inyo mga katiits. Ayan, kung sakaling makatagpo kayo ng ganyang area, ingat lang talaga mga katiits, dahil hindi nawawala ang mga bomb trap sa paligid. Huwag magmamadali na nandyan na yung deposito, hindi na ninyo papansinin ang mga bomba dito sa paligid or sliding boulder, yung mga tipong mga batong malalaki na nandyan, kunting galaw lang at mahulog siya papunta dito sa baba. Yun lang ang pinakamahirap. Halimbawa tulad nito, nakalambiti na bato, kunting galaw lang, madadaganan kayo. Lahat ng batong nasa paligid, nakatabi niya, mahuhulog na yan mga katiits at matatabunan kayo. Kaya payong kaibigan ko, bago kayo lumusot sa area na ito, halimbawa nakalusot na kayo dyan, bantayan ninyo muna ang mga trap sa paligid dito sa kabilang side,
kabilang side sa taas, dito sa paligid, kung may mga sliding boulder trap or mga bump trap dito sa paligid. Subalit, nandyan na yung deposito. Napakaganda mga ka-TH. Ngayon, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayong idea at may apply ninyo sa area niyo. Ang lawak pla nitong isla na ito mga ka-TH, sa mga ganitong design niya, hindi ito bababa ng 2 hectares to 4 hectares. Medyo maliit lang talaga ang isla na ganitong design. At mapapansin agad yan dahil may Salakot Mountain. Ito yung pinakasalakot mountain niya. Ayan mga ka-TH. Ulitin kulit, maliit lang ito na isla pag ganitong disenyo. Sa pagtatapos dito sa content natin, maraming salamat and God bless sa inyong lahat.